Hello, hello, hello. Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel, Aling Gina. Ngayon guys, magluluto ako ng spaghetti bolognese. Yung sauce niya gagawin ko ngayon. Ito yung aking beef na ilulutuin. Lagay ko siya muna sa kawali para maluto siya. Yan. So, ganyan lang siya, guys. Lutuin ko muna yung beef. Wala to siya mantika. Tanggalin ko yung ano niya, langsa. Patubigin ko siya mamaya. Tapos, itapon ko yung sauce niya, konting tubig. Para ma-dry siya. Takpan ko lang siya muna kasi para mag-sauce yung beef ko. Matimer ko na lang siya ng 3 minutes. So ngayon guys, ito yung vegetable ng bolognese ko. Ito yung celery at saka carrots at saka white onion. Yung sa atin kasi, yung pag magawa tayo ng spaghetti, isi-slice na lang natin tapos i-mix na natin sa giniling. Dito, i-blender ko siya guys. I-blender ko siya sa... Yan, i-blender ko lahat-lahat ito. Tapos, saka ko na sa i-mix sa giniling. Kasi sa atin, di ba pag magawa tayo ng spaghetti, iba. Kasi okay lang yun, puro beef. Dito hindi. Kasi ito ay kakainin ng mga alaga ko pag baon nila sa school. Ito ang ginagawa ko. Inhaluan ko siya ng vegetable para masustansya. Yun ang sabi ng amo ko, si madam. Kaya yun laging ginagawa ko pag nagluto ako ng bolognese, lagi ko nagbe-blend ng mga vegetable. Durog-durogin ko talaga yung siya. Tapos saka ko na siya i-mix doon sa giniling ko kanina nga niluluto ko. Tapos na siya guys, ayan na siya. Na ano, durog-durog na yung aking gin blender. Mamaya siya, pag naluto na yung aking beef, ilalagay ko na siya doon. So guys, yung giniling ko kanina, niluto ko sa apoy konti. Tapos ngayon, yung mayroon siyang tubig, didrain ko siya dito para yung langsa ng beef matanggal. Saka ko na siya ibalik sa pag natulo na yung ano niya yan, oh. Kasi ganyan ako magluto guys ng beef. Alam mo dito kasi sa ibang bansa hindi presko yung ating ano dito beef. Balik ko na sa ulit dito. Ayan siya. Babalik ko siya ulit. Para sigurado talaga nga. Tuyong-tuyo siya. Ayan na siya guys. Tapos ibalik ko siya ulit sa apoy. Ayan na, nasa apoy na siya. Binalik ko siya ulit sa apoy. Lulutuin ko yung gulay.
imi-mix ko siya ngayon dito sa ano, sa giniling. Sa beef giniling. Imi-mix ko na lang siya dito. Yan, para na. Ginagawa ko ito kasi yung mga alaga ko hindi ayaw nila ng gulay. Kaya para matago ang gulay, i-blend ko siya dito para i-mix ko lang siya dito. E pag naluto na yan, hindi na nila maramdaman yung may gulay sa loob. Kasi pag yung makita nila yung bilog-bilog, kumakain nila yung carrots, yung mga ano, ayaw nila kainin yun. Kaya ang ginagawa ko, sabi ng amo ko, yun ang gagawin mo. I-blender mo yung mga gulay natin na tapos i-mix mo sa spaghetti bolognese, sa sauce niya para makain nila. Ayan, mimix ko lang ito siya guys. Ayaan ko lang siya na maluto to siya mamaya. Ayan, apuyan ko na siya. Ayan, kasi ni-mix ko na siya. Ayaan ko lang siya muna hanggat maluto yung gulay. Yan, hanggang 5 minutes, maluluto na yan ang gulay ko. So ngayon guys, malapit na maluto yung aking giniling at saka yung mga guys na tomato sauce. Pwede na yan. Tapos, yan, ganyan. Yan na siya. May mix ko na lang ito siya guys. Yan. Luto na siya. Yan, malapit na siya maluto. Siguro mga 10 minutes na lang to siya para yung tomato sauce ko ay maluto talaga ng husto. Parang nag-ano siya, mantika ba. Kasi masarap kasi yan eh. Kasi ito guys, baon ng mga alaga ko. Lalagay ko lang to sa freezer. Lagay ko lang sa ziplock tuwing umaga. Makuha ako ng isang ziplock tapos luluto na lang ako ng noodles para mabilis pagkalagay sa lunch bag nila. Yan ang ginagawa ko guys para hindi na ako maghirapan. Ayan guys, luto na yung aking bolognese sauce. Okay na to siya. Naluto na yung aking tomato sauce. Ayan. So ngayon guys, dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat sa mga support nyo guys. Sa mga team langga, lahat-lahat ng mga